Galing na tayo sa ating malaganap na palatuntunan kamao nga zero, mga kaibigan. Ano? At nagdudumali ang ating oras. Baka maliit po tayo sa ating television show. As promised, nasa linya po natin ang ating life mentor from Makati City. Live from Makati, si Papa Angelo. Nasa linya na natin. Papa Angelo, magandang hapon sa iyo. Si Errol Dacame po ito sa Leader ng Philippines at si Pinoy Extreme Channel. Hey, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Talagang sinadya naming bulabugin ka ngayong hapon. At ang topic natin ay pampalisumay ngayon. Araw-araw kasi, COVID ng COVID, kaliwat kanan. Iniba natin ang ating topic, relasyon. Ang pag-uusapan natin. Relasyon. Relasyon, oo. Importante yan. Importante po ito. At marami pong relasyon ngayon ang challenge because of the crisis, Papa Angelo. Totoo yan, sir. Apo. So, on the top, meron tayong topic na ano ba ang mas mahalaga sa relasyon? Pera ba o pagmamahal? So, sige, sir. Kumusta po sa iyong analysis ang relasyon ng mga tao ngayon? Sige, dito muna sa pandemic situation natin. Sige, sir. Ang situation natin sa bansa, kung re-reviewin natin yung lahat ng ating mga news report, marami tayong mga lumalabas na problema na halos galing lahat sa bahay ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya kung bawat magulang magbabantay mabuti sa kanilang mga anak at magbibigay ng tamang guidance, baka less crime ang ating society ngayon. Kasi kung nagawa o nagampanan ng mga magulang yung kanilang responsibilidad sa mga anak na naging adults na ngayon, baka konti lang ang ating problema. What you're talking about is yung pundasyon ng pagiging tao, kung na-mold ng maayos sa bahay, ay ngayong may challenge ay ayos ang adopsyon. Yes, sir. Nagsisimula lahat yan. Sa bahay. Sa loob ng bahay. Pati ba yung ano? Pati ba yung how the young lovers will have a relation, future relationships, ay nagsisimula din yan sa impluensya sa bahay, sir? Yes, sir. Kasi kung nagkaroon ng tamang guidance ang isang tao bago magpamilya, meron siya magiging tukatan kung paano pipiliin ang tamang partner. Kung wala naman, siyempre trial and error mangyayari. Kung lang yung bukas na problema, they will try to resolve it on their own. At marami ang ganyan ang sitwasyon na papangilo. Totoo po yan. Kaya yung ating statistics sa broken marriages and broken families ay napakataas po. Ayon po sa ating records ng OFG, Office of the Solicitor General, ay meron po tayong 10,000 pamilya na natitira taon-taon simula ng 2010. Wow. Alright. Sige nga. That's for the last 10 years. I-generalize lang natin na, Papa Angel, yung ano, yung discussion natin. Relasyon ng babae at lalaki, ano? So whether sila ay syota pa lang, nag-iibigan pa lang, or whether sila ay into a serious relationship na hanggang sa kung sila ay may mga mag-asawa na, pagkaminsan kasi na napupunta sa parabagang kailangang mamili, no? Punto. Oo. Na ano bang mahalaga na sa dalawa, pera ba o pagmamahal? Okay, ang pwede na pa ako sumagot, sir? Yes, sir. Oh, ang daming na okay. Dami nag-aabang dito sa ating nag-aabang. Okay, ang pag-aasawa po
ang pagpapamilya, eh, kasama ang preparation sa financial. Kasi eh, kung pagkatapos ang wedding nyo, wala na kayong makain, unang problema kagad yan. Kung bongga ang tapalan, tapos the next day, wala naman palang budget na, mag-uubusan na mag-away. Sa pag-aasawa, kailangan pag-alalan din ang magiging partner. Ang bagahing, ano ang kanyang, ano ang kultura sa pamilya niya, o ano ang, paano ba siya pinalaki sa magulang niya. Kasi kung mayroong problema existing before the marriage, dala-dala yan hanggang sa marriage life nila. Ibig kung hindi na-address. In short, Papa Angelo, ang sinasabi mo ay it's very, very important whether ikaw ay lalaki o babae, alamin mo, kilalanin mong maigi yung ano mo, katrato mo. Or ang kasi ang naging kultura natin, nagpe-prepare tayo sa pagmamaneho, kunyari, nagpe-take tayo ng exam, nagpe-take tayo ng writing lesson, pero kung pag-aasawa pag-uusapan, we are just taking it very lightly. Oo. Madalas, ano eh, physical attraction ang unang-una. Yes, kasi bawat yugto ng buhay natin, dapat pinaghahandaan. Kung hindi ka naman galing doon before, you must listen to those people na nanggaling na doon. At ano ba ang meron sa buhay na ganon? Oo, pero hindi yata lahat ng mga tao pag may pinapayuhan natin ay madaling mapasunod, especially in love na in love siya, di ba? Naging kultura kasi natin yan, na isalin-salin sa bawat pamilya, kaya eto tayo ngayon, nagsasuffer, oo. May kasabihan pa naman ang pag-aasawa, pakikipag-relasyon ay hindi parang mainit na kaning isusubo. Pag nabaso, ilulo, ano? Tama po yun. Oo. Kasi lifetime decision yan. Na walang atrasan. Parang pumipirma ka sa isang death sentence. Death, po yan. Death sentence talaga, Papa Angelo. Oo. Eh bakit naman death sentence? Kasi po, pinahalin sa pagpasok mo sa army. Pag pumasok ka sa army, hindi ginagarantee na mabuhay ka. Hindi garantisadong babalik ka nga ng buhay ba, kompleto ang katawan mo, parang ganun. Oo. Hindi garanti na babalik ka ng buhay. Especially so, if you are not prepared. Apo. Oo. Di ba kasi yung parang magsusundalo ka, binigyan ka ng armas, sugod ka na, ay siguradong tepo ka. Ayun po, ganun mangyayari doon. Oo, parang ganun din po. Parang ganun din po ba yan sa pakikipagrelasyon ng pag-aasawa? Yes, pag hindi mo ganong kilala ang opposite sex na sinukuha mong kasama sa buhay, hindi mo maiintindihan yung kanyang mga pagtatampo, yung mga gusto niya. Kasi magkaiba ang male and female. Right. Kasi most men, in-expect nila yung babae na kapareho nila mag-isip. Kapareho nila magsalita. At yung gusto nila, gugustuhin na rin. Yes. Yun ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung 10,000 annulments o broken marriages na sinabi ko kanina. Alam niyo kung sino pinakamaraming petitioners doon? Mga babae. Kasi? Mahina ang pundasyon. Mahina ang mga lalaki. Hindi nila naiintindihan ang pinapasok nilang pamilya. Nag-i-expect sila na kung ano yung standard niya, yun din yun. Yes. Teka muna. Yes, kaya may sinasabi kasi sa Bible na baka yun ang pinupuntahan nilang argumento, sir.
na ang babae kailangan magpasakop sa lalaki. Tama po yun. Nasa Biblia, utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Kasi kapag pamilya ang pinag-uusapan, God's standard dapat ang sinusunod natin. Apo. Hindi standard ng tao. Dahil pag nagtama ang babae at lalaki, Diyos lang ang makapag-decide niyan. Oo. Siya lang ang author ng marriage, ng pamilya, bago pa nagsimula ang sangkatauhan. Kaya kung magbagahalap tayo ng solusyon sa problema ng society ngayon, babalikan lang natin kung paano tayo nagsimula. Ayun. Pamilya ang nauna bago ang barangay, gobyerno, bago nagkaroon ng senado, bago nagkaroon ng kongreso. Yeah. Pamilya po ang nauna sa lahat. Pag nagsimula na, sira na ang relasyon ng mag-asawa, ang pamilya, sira na lahat. Yes. Ayan. Kaya kapag hindi natin sinunod yung pamantayan ng Diyos tungkol sa pagpapamilya, merong punishment na naka-built-in. Na kahit hindi ka palusahan, kusang dumarating ang punishment. So, halimbawa, hindi ka sumunod sa asawa mo, hindi mo sinunod yung submission to your husband, merong consequences yan na naka-built-in. Wow. Built-in consequences. Mga babae, makinig kayo, mga babae. Yes. May built-in consequences pala. Pa-wind up na lang si Papa Angelo, no? Kasi kailangan na nating magmabilis eh. Naputol yung ating signal kay Papa Angelo saglit. Pinag-uusapan natin relasyon. Anong pinakamahalaga? Pera ba o pagmamahal? Balikan natin, Papa Angelo. Yan, naputol. Naputol. Very limited yung time natin, sir. Pasensya ka na, no? We only have 1 minute to go. So, balikan mo nga yung sinasabi mo na if you fail to adhere to the submission to your husband, may built-in na penal punishment. Yeah. Hindi natin masabi kung ano yun. Punishment yan na kapag hindi mo sinunod. Kasi pumasok ka sa asawa, papasok ka dun sa batas ng Diyos tungkol sa pamilya. Yeah. Ang built-in punishment yan, ganito. May mag-asawang lumapag sa akin, ako lang yung babae na lang. Sabi nga, ayokong magpasubmit sa asawa ko. Dahil yung asawa ko kasi nasa ibang lugar. Ayaw ko dun sa bahay nila. Bagong kasal lang to, ha? Talaga? 4 na buwan. May baby sila. So, dahil ayaw niya magpasakot sa asawa niya, meron siyang negosyong ginagawa dun sa kanyang bahay na hindi conjugal home nila. So, mas pinili niya dun mag-stay. Dahil daw na dun yung nanay niya, mas nasitasin siya, mas natitingnan niya. Kahit na gusto ng lalaki na doon siya, para malakasama niya yung mag-ina. Pero ayaw niya sumunod. So ano nangyari? Nawala ng gana sa kanya yung lalaki. Nag-iwalay. Iniwalayan siya. Ayun. At yung 4 months baby, nandun doon sa nanay. So anong built-in punishment? Aayawan ka ng lalaki. Lito kung sino bang paglilingkuran niya yung kwan? Yung parents or asawa. Anyway, marami talaga mga bagay-bagay na dapat maintindihan po ng bawat, especially yung mga kuan eh, medyo magulo ang ano, ang relasyon o kaya papasok pa lang sa relasyon. Mga kaibigan, si Papa Angelo, may niluluto kaming future program dito. Abangan po ninyo, no, dito sa Leader News Philippines. Napaka halaga po niyang gagawin niyang program dito. Makakatulong po sa inyo, no? Abangan po ninyo. Papa Angel, sorry, dispensa. Talagang limited ang time natin. So, wind up na tayo.
Oo, maganda talaga pag-usapan to kahit maghapon, okay lang sa akin. Para lang mabago ang ating kultura. Tama po. Papa Angel, salamat po sa oras, maigsing oras na nagkasama tayo live sa program.